Gusto mo bang makontento sa iyo ang iyong partner kahit malapit o malayo kayo sa isa't isa? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell upang makontento sa iyo ang iyong minamahal. Na kahit nasa malayo siya, ay ikaw lamang sapat na para sa kanya. Yung tipong hindi niya magawang tumingin pa sa iba, hindi niya magawang magkagusto sa iba. So ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang hindi niya magawang tumingin pa sa iba. So ngayon, para hindi ka na mag-anlilangan pa o hindi ka na magdududa pa, makampante ka na kung saan malayo yung minamahal mo sa iyo, na alam mo na ikaw lamang ang kanyang gugustuhin at mamahalin. So gawin mo ito ang aking ituturo ngayon sa iyo. So kung ikaw ay nasa malayo ang iyong minamahal kahit malapit or kahit na magkasama naman kayo sa loob ng pamamahay, ay pwedeng-pwede mo rin itong gawin upang hindi ka magdududa sa kanya at kampante ka sa iyong sarili na kung saan aalis siya at ikaw ay naiiwan sa bahay. So pwedeng-pwede mo itong gawin upang alam mo sa iyong sarili na hindi ka niya lulukuhin. So pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede sa magkalapit at magka-LDR. At ngayon, ang materials lamang na ating kakailanganin dito is napakasimple lamang. Ang materials natin kailangan natin baso or di kaya garapon. So baso or di kaya garapon, ang importante ito ay clear at babasagin. So pumili ka lamang kung ano yung pwede mong gamitin. So ayun, kahit yung buti ng mga juice, basta babasagin, buti ng soft drinks, pwede mong gamitin dito sa aking ituturo sa inyo ngayon. At ang importante ay babasagin ito at kailangan natin dito ng papel at kahit anong kulay na panulat na kung saan pwede mong magamit sa iyong paggawa ng ritual. So ngayon, ang gagawin natin dito kapag ready na ang materials na ating gagamitin is napakasimple lamang. Ang gagawin mo ay isulat mo ng 3 beses yung pangalan niya at apelyedo ng 3 beses. Dapat 3 beses yung pangalan niya at apelyedo ay iyong isulat. And kapag natapos mo na yung pangalan niya sa pagsulat, ang isunod mo ay isulat mo din yung iyong pangalan na nakalihis or nakapatong sa kanyang pangalan. So, isulat mo lamang dito yung pangalan mo na nakalihis na pa ganun. So, 3 beses din yung pangalan mo at apelyedo na isulat mo. So, ayan. So, dapat ganon yung pangalan mo at apelyedo sa pagsulat. Dapat ay naka-cross. Kapag nasulat mo na ito, ang gagawin mo lamang ay bigyan mo lamang ito ng energy. Kung saan, yung pagbigyan natin ng energy is kailangan na naka-ano sa ating palad, painitin ito. At habang pinagkukuskus ito sa ating palad, habang pinapainit, ay lagi mong isipin ang iyong partner or ang iyong target. So ngayon, kapag natapos mo na itong painitan or nabigyan ng energy galing sa iyong katawan, ang gagawin mo, kunin mo ito at ilagay mo ito, huwag mo na itong tupiin at ilagay mo na lamang dito sa loob ng garapon. So, ganyan na. And ayun, kausapin mo lamang yung garapon
or bumulong ka dito sa garapon, sabihin mo dito na pangalan at pilyado ng tatlong bisis na sunod-sunod ng iyong partner, pangalan ni partner at apelyedo, pangalan ni partner at apelyedo, tatlong beses. And pagkatapos nun ay sabihin mo lahat-lahat ang gusto mong sabihin. Halimbawa na lamang, sabihin mo na ikaw ay makontento ka na sa akin at hindi ka na maghanap pa ng iba, hindi ka magluloko, hindi ka na tumingin pa sa iba, at ako lamang ang pinakamaganda sa iyong paningin, o di kaya ay pinakagwapo sa iyong paningin. Ako lamang ang gugustuhin mo, ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Magmahalan tayo, maging masaya sa ating pagsasama. Kahit malayo tayo sa isa't isa ay magmahalan pa rin tayong maging masaya. At kailanman ay hindi tayo matutukso kahit kanino at walang kahit sino mang makakapaghiwalay sa atin. So sabihin mo lahat-lahat kung ano yung nasa puso mo, yon ang sabihin mo. Kailangan na maganda inyong intensyon at hindi ikakasira na inyong relasyon. Kaya tayo gumawa ng isang ritual dahil gusto natin na laging maayos ang ating relasyon sa ating mga partner at kailanman ay walang makakapaghiwalay sa atin. So, hilingin mo lang lahat-lahat kung ano man yung gusto mo or dapat mong sabihin na kung saan yon ang nasa puso mo na dapat mong sabihin alang-alang sa inyong relasyon na kung saan ayaw mo masira, lalong-lalo na kapag may pamilya na kayo or may mga anak na kayo. So, ayun. At wag natin itong gawin sa may mga asawa na, lalong-lalo na sa mga mag-boyfriend, girlfriend pa lamang. And I'm sorry kung hindi ito pwede sa mga kung saan na third party kayo. Halimbawa, ikaw single tapos may asawa yung gagawan mo, ay hindi po pwede. Dahil ikaw lang din yung magtitiis, dahil ikaw yung matatamaan sa iyong ginagawa. And syempre, asawa niya yon, pipiliin pa rin ang asawa kaysa sa atin na nakiano lamang. So, sana ay gawin natin ito sa magandang intensyon at hindi ikakasira ng ibang relasyon. So, ayun. Pagkatapos nito, kapag katapos ka ng humiling, ang gagawin mo, huwag mo na itong takpan. Inilagay mo ito sa ilalim ng iyong kama ng one night lamang. So, ngayon mo ginawa at ilagay mo kaagad sa iyong kama pagkatapos mong humiling. Ilagay mo sa ilalim ng iyong kama ng isang gabi lamang, and kinabukasan, humanap ka ng pwede mong pagtapunan ito. Halimbawa ay mga sa labas, kahit saan, sa halaman, sa labas, or di kaya wala kayong labas, or sorry, wala kayong mga halaman, pwede naman sa iflas doon sa may CR. And sana ay makatulong ito sa inyo. At gawin ito ng Tuesday or di kaya Friday ng kahit anong oras. Sana ay makatulong sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.